pa ang kanyang ina. Kung ano ang mararamdaman nito sakaling mabisto sila. Habang tumatagal ay mas lalong naging halata ang lambing na nilang mag-ama. Hindi na ito normal na mag-ama lang. Minsan ay nahuhuli pa ng malo ang kasintahan na sinusubuan ang ama-amahan ito. Nahahalata na ni Amado ang pagiging malapit ng mag-ama, kaya nagduda ang binata at minamanmanan ang dalawa. Napatunayan na ni Amado na may lihim na tinatago ang dalawa na tuwing gabi bago darating si Mila ni galit sa trabahoan. Ang panganay muna na anak nito si Sylvia ang pinagkakaabalahan ng kinakasama. Isang gabing maaga ang dating ni Melanie. Nakabantay na rin si Amado para gawin ang planong gawin pagkain ng napakawalang hiyang si Dendo. Alas 10 palagi ang dating ni Melanie galing trabaho. Ngunit ng mga oras na yun ay alas 8 pa lang ng gabi, ay nakauwi na siya dahil biglang sumama ang pagkaramdam. Ngunit tahimik na ang loob ng bahay, tulog na rin ang kanyang mga anak. Maliban kay Sylvia na sa mga oras na iyon ay nasa kanilang kwarto ng mag-asawa. Biglang bumukas ang bintana ng kwarto kaya napasigaw ang dalawa, sina Sylvia at Dindo. Bumulaga sa kanilang dalawa na parehong hubad ang mukha ng isang halimaw na nagbabaga ang mga mata. Mahaba ang pangil at tumutulo pa ang malalapit na laway nito. Nakatakbo si Melanie dahil sa narinig na sigaw mula sa loob. Binuksan na kaagad nito ang pito. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang kanyang kinakasama at ang kanyang anak na hubutuban. Anong ibig sabihin nito? Sino ka? Aswang ka? Tila hindi maintindihan na reaksyon ni Melanie. Matagal ka nang niloloko ng inyong kinakasama. Wika ng nilalang. Nagalit si Dendo at galit na binaliman ng aswang. Samantalang si Sylvia ay takot na takot nang makita ang pangit ng mukha ng aswang. Ano bang pakialam mong aswang ka? Pamilya namin to. Eh wala kang pakialam. Lumayas ka na. Sinhal ng lalaki. Ngunit mas lalong nagalit ang aswang at sumabay na rin ang galit ni Mela na rito. Pinaghahampas nito ang lalaki sa dalang bag. Ngunit hinawi lang nito ang bag at gusto pa sana niyang sampalin ito. Ngunit mabilis iyong salaw ng aswang. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay at pinag-uuntog ang ulo sa dingding. Hindi makaganti si Dendo dahil sobrang lakas at napakadulas pa ng balat ni Amado. Nang mahawakan ang aswang niin ni Dendo at sinapal niya ito. Kaya napanganga ang lalaki habang lumalawas ang dila. Tama na. Huwag mong sakpal si Dendo. Mahal ko siya. Umiiyak na wika ni Sylvia. Hindi mo siya mahal. Nadadala ka lang sa mga matatamis na salita niya. Hindi totoong ihikat sa babae ang lalaking ito. Dahil ang totoo, maraming babae sa buhay nito at pinagkarahan lahat. Kita mo, hindi nga ito naghanap ng trabaho. Si mama niyo lahat ang nagkakayod. Mahabang litanya ni Amado. Natigilan si Melanie sa narinig. Ngunit si Sylvia ay nagmatigas at ayaw maniwala sa kalokohan ni Dendo. Binitawan ni Amado si Dendo nang makitang nahihirapan na itong huminga mula sa kanyang pagkakasakat. Napaubo pa ang huli at hinahabol ang huminga. Kilan ako kung sino kang aswang ka. Alam ko na ikaw yan, Amado. Masyado kang pakialamero. Galit na wika ni Dendo nang makahuma ito. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ang importante ay alam nila kung gaano kabulati ang pagkatao mo. Muli ka nang nilalang at binalaan pa si Dendo. Ito na ang huling kalokohan mo. Dahil oras na makikita kitang muli na umaabuso, impyerno ang kalalagyan mo. Muli ka nang nilalang at inuyan ang tumalon sa bintana. Mabilis itong nawala sa paningin ng lahat. Nang makahuma si Melanie, ay kaagad hinahanap ang malalaking bag at maleta
mag-iing papi na ito at aalis sa bahay ni Dendo kasama ang apat na anak. Ngunit nang matigas si Sylvia, ayaw nito mawala sa tabi ng ama-amahan. Sa sobrang galit ng ina, ay nasampal ito ng napakalakas si Sylvia at binalaan na ipapakulong ang kinakasama at maging si Sylvia.